Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulu Sulu. This is Queen Helen Abdul Rajak, February 20, 2022. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Magandang umaga po sa buong mundo. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Maharlika. Ngayon, napatunayan natin ilang araw na naging kasama natin sa pananalita ang mahal na hari. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pinakaimportante na mga sultan na pinili ng Diyos Ama ng Allah, si Sultan Muhammad Ismail Ikiram, ang signatory ng Vatican Accounts at ng Al-Amana Banks. Iyan ang nakasaad sa mga testamento na kung bakit talagang ilang beses nila itong pinatay, inilibing, subalit nabuhay. Nabubuhay. Binibigyan ng Diyos Ama, ng Allah, ng buhay para gampanan ang kaniyang pinaka-importanting role dito sa kaharian ng Maharlika Lupasug Empire. Nandito rin si Sultan Jamalul Kiram II, ang apo ng mga lolo, ang anak ni Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj. Yan ang Kiram. Yan si Hussein Kamaluddin ng Brunei. Siyempre, tatalakayin natin ang importante na isa, ang attorney in fact ng dalawang sultan, ni SJK II, ni Sultan Jamalul Kiram at ni Sultan Muhammad Ismail Ikiram, si Sultan Kandaw. Yan ang ating titingnan. Yan ang ating gagawin ngayon para maintindihan ng lahat. As Ferdinand Edralin Marcos, siya ang nagpalaki ng kayamanan. Siya ang nagbigay ng mga financial instruments sa buong mundo, sa lahat ng mga bangko. Iyan ang dahilan bakit walang makakakuha ng pera ng Diyos Ama. Ang buhay, patay. Ang patay, buhay. Binuhay ko ang sultan na kanilang pinatay dahil sa pag-angkin ng kayamanan. Binuhay ko sa testamento, physical, tangible, talagang eksakto, at binitbit ko pa uwi sa Lupasug. Iyan si Ama Ali, si Sharif Usman, Datu Ismail Ali, Sultan Toron Lawan Dumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikiram. Kasama ang apo ng Malaysia, ng Brunei, ng Pilipinas at ng Inglaterra, si Sultan Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdurrajak Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar Jamalul Kiram III. Ngayon, ang tanong, buhay ba o patay si Sultan Kandaw? Si Sultan Johan Kandaw, buhay ba o patay? Yan ang titingnan natin. Ang Ama sa Kalangitan may paraan. Maraming tumayong Marcos. May Marcos na naging grabe pumatay. Yan ang dahilan. Kayong mga anak ng Marsyalo, kayong galit na galit sa tinatawag
na katauhan ni Ferdinand Edralin Marcos, merong isang, dalawa, tatlong mukha ng Marcos. Kung merong mukha ngayon ng Duterte na siyang lumilikha ng tyranny ng itong vaccination, merong totoo. Ang totoo, patay o buhay. Dito ang siyang napaka-importante na patunayan ng ating mahal na hari sa ngayon. Mahal na hari, sa pagkakataon ito, talagang binabantayan ng buong mundo. Ang dami po na nag-contact sa akin, nag-message. Mabigat, masubstansya ang pananalita mo. Kailangan medyo bigyan mo pa ng boses itong gagawin natin sa araw na ito. Alalahanin mo, ikaw ang nagdeklara. Ikaw ang nagsasabi na talagang ang totoong Marcos ay makatao. Kasi galit ang tao dahil sa martial law. Galit sila. Pero ano ang dapat nilang gagawin? Sino ang mas matimbang sa lahat? Ang dilawan, pulahan, ang ngayon may pink. Iyan kung bakit ang eleksyon ay naging masalimuot dahil sa katotohanan ng tinakpan dahil sa martial law. Magandang umaga ulit sa iyo, mahal na hari, Sultan Mamay Abdurrazak. Magandang umaga sa lahat, to all my brothers and sisters, Christian, Muslim, Lumad, and others. Kailangan tayo magkaisa para matuloy ang debido gobyerno sa panahon na ito. Kailangan natin na, kasi ang si Marcos, siya po ay Sultan Juan Candao. Siya po ang gumanap, ang attorney in fact na Sultan Jamalul Kiram II, my uncle, and my also Sultan Muhammad E. Ismail Kiram, yung may account sa Vatican, Sultanate Hasamit, Sabah, and North Borneo. Ito po ang dahilan, dahil siya ang nagpalaki ng pira ng sultanato. Ang pira na ito, galing po ito sa pinanggalingan, ito po sa gold ng at saka diamond in December 2nd, 1930. Yung nag-threshol ang Sultan Jamalul Kiram II, pinagbigyan siya ng inkantado ng gold at saka diamond. Mayroon po historical ito. Dahil dito, ang nangyari, ang lahat ito naka-prediction po. Dahil tayo nagka-martial law, may prediction po galing kay Dr. Jose Rizal. Kaya nga, ang unang World War II, doon, nag-umpisa doon sa Germany, doon kay Hitler. Ang si Hitler, siya po yan anak ni Jose Rizal kay Josephine Bracken. Bakit nag-umpisa ang World War II? Para ma-transform lahat ang gold at saka diamond dito sa Pilipinas. Tinago dito lahat. Bakit naman nagkaroon tayo ng World War I and World War II hapon at saka dito sa Pilipinas? Dahil mag-interest ng hapon, gusto nila makuha ang asset at saka gold galing sa Germany, dinala ni Hitler dito sa Pilipinas. At pangatlo, ito ang martial law. Ang martial law na ito, nakatakda po. Hindi ito laro. Ito ay totoo, dahil tinago ni Marcos lahat ng gold. Nakatago diyan sa Central Bank, gold ng Sultan of Sulu. Tinago diyan sa Marcos Octopus Tanner sa Mount Makiling. Nandiyan po lahat. Kaya nga, almost 20 years ang martial law para ma-transport lahat ang gold galing sa Central Bank at saka diamond. Diyan na po sa Mount Makiling. Yan po ang ibubuksan ng Sultana de Jolo, Queen of Philippine Island natin.
kasi siya po ang mag-rule kasi wala na tapos ang wala na fulfill ng Queen Elizabeth II ang pangako niya sa taong bayan sa Commonwealth Government. Ngayon itutuloy ng Queen Elizabeth III. Yun po si Maria Makiling Helen Fatima na sila panulin ng Brojak, Yusibulan, Baginda Ali Elizabeth III, Sultana di Hulo, Queen of the Philippine Island. Ito ang dahilan bakit tayo nagkaroon ng COVID-19. Tuloy natin po. Ito tuloy kasi wala tayo natapos kahapon dahil masyadong mahaba ang usapan. Ngayon, ipatutuo ko. Former Prime Minister Anwar Ibrahim, nung pina-resign siya ni Dr. Mahathir, pinalabas niya lahat ang sekreto ni Dr. Mahathir in 1998. Lahat ng property ni Mahathir International is 99 companies. You see, how could imagine the Prime Minister, the third Prime Minister of Malaysia, has a property, not the people's property. He owned property, 99 international company, managed by her daughter, Marina Mahathir. Local company, 99 also company, managed by Mokris Mahathir. So Mahathir can do what they want. Siya po ang founder ng COVID-19. Kailangan Malaysia, stop ninyo na. Kayo ang naglaro, pati Amerika, pati Israel. Ikaw isa mo din, stop. Sabi mo, nagpalabas ka diyan sa social media sa Malaysia. Hindi mo ipapasok ang Sultan Sulu. Hindi mo ba alam ang Sultan Sulu ay Malaysian? Yung ringgit ninyo yan, the first Prime Minister of Malaysia, mahiya ka. Bikin malo sa jakaw cakap sa media, sa mga orang-orang, kasi tau, kasi bohong. Kau cakap yang betul punya. Aku suruh kau tangkap sama NATO. Kau tidak tahu siapa aku. Aku cucu pertama Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra lah. Saya punya datuk, saya punya atuk. Jangan kasih fitnah lagi orang-orang rakyat Malaysia. Mesti bersatu. Suku kaum bersatu. India, China, Melayu, dan lain-lain. Satu keturunan. Adalah Malay race. Jangan isu yang tidak bertentu. Sabah dan Sarawak tidak ikut pilihan raya. Akan datang ini pada bulan March. No election for Sabah dan Sarawak. Ada perjanjian Mapilindo, MA63. Kamu bukan negara. Kamu tidak dinamakan negara oleh perjanjian 31 Julai 1963. Bikin malu kau Isamuddin. Tak ada election Sabah Sarawak. Jangan lagi isu-isu. Ikaw Sapi Abdallah, itu dokumen dibawa oleh Datuk saya Jul Hasbi dengan rakan-rakannya, dibagi kepada Datuk Mustafa. Found in 1985. Kalau kamu pakai itu, aku istial. Kamu curi, lose in pound. Stealing document. Instead of losing pound, I have to declare stolen document sa pangalan po yan. My own name. Ngayon, ilabas natin. Ang totoo ay totoo. Ako pa rin ang pwede magpatunay as the Sultan of Sulu in North Borneo, as the replacer of my great-great-grandfather, the founder of United Malay National Organization, known to be Sharif Abu Bakar bin Abdurrahman as Raja Baginda in 1300 AD. Yan ang pinanggalingan ko. His brother is the first Sultan of Brunei in 3rd century, Sharif Muhammad bin Abdurrahman. Yan, galing ako diyan. Yan ang this, ang mga great, 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 great ancestor ko. Ito, ang COVID na ito, kailangan ma-stop natin na. Kasi laro po ito. Laro ng lahat ng doctors. Galing po ito sa utos ni Mahathir. Mahathir, Dr. Mahathir Muhammad. Alam mo ba, may notice na siya doon sa Hague International Criminal Court of Justice on September 12, 2001.
Believe me or not, he has to appear September 12, 2001. Ano nangyari sa September 11, 2001? Nilaro nila ni George W. Bush ang Twin Tower. Yan ang dahilan. Kaya nga wala siya naka-appeal doon. Dahil lahat ang ebidensya, lahat ng proof na collapse ang Twin Tower at pinaalis nila ang backup diyan. Ilan metric ton yan ng gold? 3 liter and 3 crown. SG Kesekan, my uncle po. Yan, transfer nila before na collapse. Kahit isang Diyos wala, lahat ang workers ay Asian workers, Filipino workers, lahat ng galing sa Asian, wala namatay. Except Diyos na buhay. Kasi alam nila ang Twin Tower ay makulaps sa September 11. Kaya nga si Mahathir, pinaresign siya sa October 23, 2003. Para siyang bata umiyak. Dr. Mahathir, alam ko, hindi ka na naghihinga ka ngayon. Hanggang ngayon, naghihinga ka sa oxygen. Hindi ka pa naka-recover. Dahil ang kasalanan mo, ginawa mo sa uncle ko at kay Dato Mustafa noong nakulaps siya. Hindi mo pinatuloy sa England. Pinapunta mo sa Queen Hospital, Queen Elizabeth Hospital sa Sabah. Isang buwan din naghinga sa oxygen bago siya nag-declare na matay. Ganun din ang gawa mo. Anong gawa mo sa kanya? Dahil sinabi niya, before he die, lahat ang pinagawa mo, kamalian, to destroy Sulu, to destroy Basilan, to destroy Maguindanao, galing sa iyo lahat. Yan sinabi ng uncle ko. Alam niya ni Dayang Mahani, lahat ang kabinet niya tinawag niya. Lahat ang gawa ng mali galing sa iyo. Ngayon, Malaysian government, kung ayaw ninyo mag-support sa as a grandson, mawawala kayo. Kayo ay trust. Saan na ang royalty? Ha? Maraming pera ginamit ninyo pansarili ninyo. AMNO and PAS. Bakit sinisira ninyo ang component party? MCA, Garakan, at saka India Party, MCA Party, at saka iba-ibang party. Nag-focus lang kayo, PAS and AMNO. Sinira ni Dr. Mahathir ang AMNO, United Malay National Organization, nung in-endorse ng lulok ng Husinon, Onja Apal in 1946, 1946, dito sa mga 1946, dia dibagik, diserahkan kepada datu saya, Tunku Abdurrahman Putra Lads. Dia lah yang kasih Merdeka Malaysia 31-1957. It is the real Sultan Sulu in North Borneo and the last king of Southeast Asia and the first prime minister of Malaysia in 1957 known to be in Brunei Raja Husin Kamaluddin, known to be in Sulu Muhammad Kamaluddin, known to be Indonesia Muhammad Kamaruddin. Siya po ang totoong Sultan Sulu. Siya po ang ringgit ng Malaysia. Bakit i-deny ninyo? I warn you, Hisamuddin, wala na kayong authority. Kamu tak ada lagi authority, tak ada lagi kuasa. Habis sudah politik. Jangan lagi bikin bingung, bikin kasih huru-hara rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mesti bersatu, sayang menyayang, bukan kasih huru-hara oleh PAS dan AMNO. Saya bukannya orang politik. Saya membetulkan apa perjanjian-perjanjian politik tidak ada guna sekarang. Sebab diri sendiri, keluarga sendiri, diri sendiri, pentingkan diri sendiri. Stop. Samuddin, please be advised. You are not the right person to say that you are not allowed the Sultan of Sulu to go to Malaysia. Who are you? I am the grandson. As the grandson, great-great-grandson, the replacer
of the Sultan of Sulindor, Borneo. Now my advice, the young Dipertuan Agong of Malaysia, you better resign. Kau, latak jawatan. Sebab kau tiada lagi authority. Habis sudah giliran 5-50 tahun. Pak Janjan MA63, mesti dibetulkan. Jangan cakap tidak tentu. Sabah Sarawak tak ada pilihan raya. Sebab ada perjanjian. Tidak boleh kamu lagi habis sudah pilihan raya. Sebab kamu jingki Cina, jingki India, jingki dan lain-lain suku. Itu bukan tabiat, bukan diamalkan oleh UMNO. UMNO ada equal right, equal sharing, sama-sama makan. Ini COVID, aku mau kepada Dr. Mahathir, matikan. Tidak boleh lagi diorong, mesti matikan. We advise all the leaders to join in the absolute monarch for us to share all the asset of God, all the asset of Allah. Pantay-pantay tayo. Ito nakatakda kami po ang pinili ng Diyos Ama, ng Allah, para itupad ang daan. Tamang daan. Ano po ang sabi ni Apo Lakay? Before siya nag-declare ng martial law on September 22, 1972, mayroon po siyang pinalabas vision and mission sa ikaunlad ng bayan. Disiplina ang kailangan. Pantay, pantay tayong lahat. Si Marcos at saka si Aquino, sila ay magpinsan. They are cousin. Only nagkaaway sila sa politiko. Dahil ang first love ni Aquino ay si Iberda, na agaw ni Marcos. Kaya nga doon sila nag-misunderstanding dahil sa babae. Marcos, bakit inasawa niya si Imelda? Dahil gusto niya makuha lahat ang support ng leaders ng iba-ibang bansa. Kasi Imelda, First Lady, is the beautiful lady. Siya po ang anak ni Antonio Diaz. Imelda is the daughter of Antonio Diaz. Kaya nga, niano siya sa side ng mother niya, Romardes, pinaapelido sa Romardes. Kasi si Antonio Diaz is the trustee of my uncle under the agreement of Jamalul Kiram Sekan is 3 liter and 3 crown. Trustee po yan, best friend. The best friend of Jamalul Kiram Sekan is dalawang pari. The two father, that is MacLeod and Antonio Diaz. Sila po ang pinagtiwalaan, nag-transfer ng gold galing Jolo to Intramuros Central Bank between 1935 and 1936. 8 times po dinala ang 617,500 metric ton of gold, 12.5 kg, 3 crown and 3 liter, and 500,000 of diamond, 10 carats each. Believe me or not, we have the document. That's why during Marcos, when he became as Senate President in 1957, they asked an authority to the Sultan of Sulu as attorney in fact and trustee. Kaya nga, the total of gold yung di-transport niya sa ibang country, 57 countries. Ang totoong Marcos, from 1965 hanggang 1978, nag-shadow po siya yan. Pinaupo niya ang half-brother niya, at is Pacifico, Adrian Marcos, from 1978 to 1986. Yan ang nagpalabas ng certificate lang at isang ball lang. There's only one gold ball. Yan siya. Siya ang nag-continue kasi ang totoo nag-shadow. Yan lang ang
pinaprant niya, Intelligent Marcos, Adrian Marcos. Ayan ang nanay, ang tatay ng Elizabeth III.